po ba YouTube channel? This is Pets Palam Vlog. At kung bago nga sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share at pinutin ang notification bell para laging updated sa ating mga baking recipe. Ngayong episode mga ka-pets ay gagawa tayo ng lemon cupcake. So sa paggawa ng lemon cupcake, so katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko sa mga baking tutorial natin, lagi natin ipatimulay ang mga dry ingredients, liquid ingredients. Dahil ngayon sa lemon cupcake, meron na tayong pangatlong procedure na gagawin. Ito yung pag-mimil. Tatandaan mga ka-pets, no? Kapag tayo ay nagbe-bake ng mga cake, cupcakes, no? Para maging smooth, para maging fluffy ang ating cake or ang ating mga cupcakes, kailangan maganda ang pagkakagawa ng ating meringue. So mamaya, makikita natin kung paano ang paraan ng paggawa ng meringue at paano natin madadaman kung okay na yung meringue na tinatawag natin. Ingredients na kailangan natin. Cake flour. Meron tayong dalawang sugar. Yung isang sugar para sa liquid ingredients at yung isang sugar para sa meringue. Meron tayong salt, meron tayong baking powder, ang ating cooking oil, meron tayong egg yolk at ang ating egg white. Next procedure na gagawin natin, so first, mix all the dry ingredients, ang ating all-purpose flour. Always remember, gagawin ulit tayo ng center, no, ng butas sa gitna, bago natin ilagay ang ating mga dry ingredients. Next in line is ang ating salt. Next is ang ating baking powder. Ayan, hahaluin lang natin ulit sila at atin itong isiset. Sa ingredients, ngayon naman ay mimix natin ng mga liquid ingredients. Nandito ang ating egg yolk. So, hahaluin natin siya. Ibibit lang natin gamit ang wire whisk. Next in line is ilalagay natin ang ating cooking oil. Ilagay natin ang ating water. At syempre, ilalagay din natin yung ating lemon juice. At tutunawin natin yung ating sugar dito sa ating liquid ingredients. Kapag na-mix na natin ng maayos ang ating mga liquid ingredients, gradually natin ilalagay ang ating dry ingredients dito sa liquid ingredients. Ayun guys, no, always remember kapag naghahalo tayo ng mga liquid dry ingredients or ng mga butter mixture, mas maganda one direction lang yung ating ginagamit. Dapat i-double check natin baka mag-overmix tayo, iwasan din natin na mag-overmix ang ating butter mixture. So after nyan, kapag okay na siya, ayan, i-set aside na natin ito at gagawa na tayo ng ating meringue. Okay. Guys, ay gagawa tayo ng ating meringue. So gamit ang electric mixer, ibibit lang natin ito sa ang meringue gamit ang electric mixer. So, i-high speed natin siya. Saka natin ilalagay ang ating sugar kapag naging foamy na ang ating meringue. Natin, pwede natin ilagay ang ating sugar. At papandarin ulit natin.
dapat ito ay thick na, guys, no? Ito na siya, foamy na siya. At kapag tinawag natin siya, hindi na siya nalalaglag. So kapag okay na siya, so ilalagay na natin siya sa ating butter mixture or doon sa pinag-mix na mix natin kanina ng liquid and dry ingredients. Always remember, guys, para maging fluffy at smooth ang ating mga butter mixtures kapag gagawa tayo mga cake or cupcake, kailangan natin gamitin yung cut-fold process na pag-mix. Tignan natin siya dito. No? Pwede ko tayo, pwede na natin itong ilagay na lahat. Saka natin siya ika-cut-fold. So parang kayo nagpapayang mag-video. Ganun lang. Ayan. So ano ba ang purpose, guys, kung bakit tayo nag-cut-fold process? So ang cut-fold process kasi, guys, para maiwasan natin yung over-mixing, no? Para makuha natin yung consistency ng ating mga butter mixtures o yung mga cupcake or cake na mga gagawin natin. Ito ang kanyang magiging itsura, no? After natin magawa ang cut-fold process. Ayun ko lang, kita nyo, guys, na-mix natin siya ng ayos, hindi siya nagbabos-babos, at hindi rin siya na over-mixing. Yun ang kagandahan kapag gumagamit na lang tawag natin cut-fold process. After natin ma-prepare ang ating cupcake mixture, so i-ready natin ang ating muffin pan. Always remember, guys, no, papahiran natin sa ng lard, butter, or margarine, o kaya oil, para hindi dumikit ang ating mga cupcake liner. So, kahit saan naman tayo, guys, kahit ano mga baking products naman, always remember, kailangan i-grease natin yung ating mga baking pan para hindi ito dumikit. Guys, lalagay na natin siya. So, much better, mas sukatan tayo. So, ginamit ko yung 1/3 cup. So, kailangan hindi siya masyadong puno. Kailangan 3/4 lang din yung paglalagay natin para hindi siya masyadong maalsa. Kasi lalagyan pa natin yan ng design o ng cheese sa taas para maganda yung ating presentation ng ating lemon cupcake. Na natin ang ating cupcake sa ating muffin pan. So, magpipreheat na tayo ng oven. So, always remember, kapag nagsalan tayo ng mga cupcakes o ng mga baking product, kailangan ipreheat natin ang oven. So, within 3 to 5 minutes, nakapreheat na yan ang ating oven, tsaka natin isalan ang ating mga baking products. Kapag nag-bake tayo ng cupcake, guys, na within 15 to 20 minutes, luto na yung ating cupcake. Paano natin ito malaman? Sa tulong ng cake tester, mamaya tutusukin natin yung cake tester. Kapag wala nang sumama, ibig sabihin nito na ang ating cupcake. Kapag golden brown na rin yung kulay ng kanyang ibato, ibig sabihin okay na at pwede na natin panamigin ang ating lemon cupcake. And finally, mga kapets, ayan, naluto na rin natin ang ating lemon cupcake. So, para mas maging masarap siya, mga kapets, no? So, sabi nga, kanya-kanya tayo ng paraan para magdoto ng twist ang ating mga baking product. So, yung ginawa natin, nilagyan natin siya ng butter sa taas at nilagyan ko lang siya ng cheese para mas maging malinamnam siya. Anyway, mga kapets, thank you so much for always supporting and watching my video. I hope you learn more and have a nice day. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.